Formal nang naghain ng reklamo si Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano matapos mauwi sa personalan ang sagutan ng dalawa sa naging pagdinig hinggil sa new Senate building. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Yes, Daniel. Yes, Angelique, lalo pang lumanala yung alita ni Senator Alan Peter Cayetano pati na ni Senadora Nancy Binay dahil kaninang umaga formal lang naghain ng ethics complaint si Senator Binay laban kay Cayetano. Emotional kanina si Binay nang humarap sa press conference. Nagugat yung reklamo ni Binay matapos yung sagutan nila ni Cayetano last week hinggil nga doon sa pagdinig sa new Senate building. Saan umabot na nga sa personal ang personalan yung kanilang palitan ng manghang na salita. Narito ang pahayag ni Senator Binay. I'm a mother, magulang ako, so kailangan kong protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala si Raulo kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, wait, naiyak ako kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mauulit muli yung ganong pinagdaanan nila. Di ba masagot ni Binay ng diretso ang katanungan kung magsusorry si Cayetano ay tatanggapin niya pa ito. Pero matapos daw ang iringan nilang dalawa nung nakarang ligo, wala pa rin daw nag-reach out sa magkabilang panig. Depende dun sa apology. Oo, kasi tsaka parang for me, hindi lang din sa akin sa kailangan mag-apologize. Remember, meron siyang allegation na nag-feed ako ng mga tanong. So, yun din, mukhang kailangan niya mag-apologize dun sa mga tao na yun. And kung naniniwala siya talaga na may katotohanan yung statement niya, eh magandang ilabas niya yung ebidensya niya. Samantala, Angelique, may dinaluhan na event si Cayetano dito sa Pasay City at narito naman yung tugon ni Cayetano sa ethics complaint na inihain ni Senator Binay. Sa atin yung picture eh. Ito yung picture. Sabi ko, first time ko nakakita siya nag-file pero siya mukhang guilty, di ba? So, simpleng-simple lang naman to eh. Isa lang pinag-uusapan natin dito. Magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? We started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa, masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kalat ng kung ano nung chismis at kasama sa official chismis na kinakala is that mali yung numbers namin. She can correct it anytime. And let me address this to her now. Senator Nancy, linawi na lang natin tong lahat. Mahinahon, sa tama, napaka-busy ng ating bansa, napakaraming problema. Magkano ba talaga ang Senate building? Of course, kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin eh. DPWH mismo nagsabi, hindi pa tapos lahat ng plano. DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. And Senate Finance na nagsabing mahigit 1 billion yung lupa, so 23B. So eyes on the ball tayong lahat. At yan muna, Angelique, yung pinakahuling update. Balik sa'yo. Okay, so Daniel, para sa kaalaman ng lahat, ano, pagkatapos mag-file ng isang senador ng complaint sa Ethics Committee, ano na yung susunod sa proseso? Angelique, backgrounder lang, no? Si Senate Majority Leader Francis Tolentino rin yung chairman ng Ethics Committee. So ang mangyayari niyan, tatanggapin niya yung ethics complaint, so magkakaroon na ng pagdinig hinggil diyan nga sa ethics complaint na inihain ito ni Senator Nancy Binay. So, magkakaroon pa yan ng mga series of hearings at malalaman natin kung ano yung magiging outcome nung hinihain nga na ethics complaint. Pero nauna nang tiniyak ni Senate Majority Leader Francis Tolentino
na a-actionan niya anuman yung inihaing na ethics complaint. At ito rin, sinabi rin kanina nito ni Senator Alan Peter Cayetano, pwede niya rin daw kasing siya rin daw mismo ay maghain din ng kaparehas na ethics complaint dahil nga yun nga umabot nga kasi sa personalan din yung naging pahayag nilang dalawang senador. So kung si Binay naghain ng ethics complaint laban dito kay Cayetano, sabi naman ni Cayetano, siya rin daw ay pwede rin daw maghain ng ethics complaint laban din kay Binay. Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.